Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Makikita sa ating latest satellite imagery na ang shear line ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon, kaya asahan natin na sa susunod na 24 oras ay magpapatuloy itong maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkinlat, particular na sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Ilocos Norte. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, particular na sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, ay easterlies pa rin o yung mainit na hangin galing sa Dagat Pasipiko ang patuloy na iiral. Kaya asahan natin na sa mga susunod na araw ay magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon, bukod na nga lamang po sa mga pulupulong pag-ulan na may kasamang pagpulog at pagkinlat na dulot ng localized thunderstorms. Ang mga thunderstorms po na ito ay may malaking chance ang mangyari sa hapon at sa gabi. Ngunit ang mga thunderstorms na ito ay hindi gaano nagtatagal, kadalasan from 30 minutes hanggang isang oras lamang. At as of 3 PM today ay may namataan po tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa layong 2,580 kilometers silangan ng Mindanao, at aasahan natin na by Sunday or Monday ay papasok ito ng ating PAR at gagalaw generally west-northwestward at lalapit sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Eastern Visayas area. Sa ngayon po ay malit pa rin ang tsansa ng nasabing low pressure area na ito na maging isang ganap na bagyo, ngunit pinapaalalahanan pa rin po natin ang ating mga kababayan na ugaliing makinig sa mga updates na pinapalabas ng PAGASA ukol sa nasabing low pressure area. At para naman sa magiging lagay ng panahon bukas sa Luzon, dahil sa patuloy na epekto ng shear line sa Northern Luzon, ay asahan natin na ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkinlat, at sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, ay magpapatuloy itong maalinsangang panahon bukod na nga lamang po sa mga localized thunderstorms or isolated rain showers. Ang magiging agwat ng temperatura sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 16 to 25. Sa Tuguegarao naman ay 25 to 29 degrees Celsius. Sa bandang Tagaytay, maglalaro ang ating temperatura from 23 to 32 degrees Celsius. Sa Legazpi City naman, sa May Albay, ay maglalaro ang ating temperatura from 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, Palawan ay 25 to 31 degrees Celsius. At 26 to 31 naman sa Kalayaan Islands. At sa Metro Manila ay magpapatuloy itong mainit na panahon, kaya asahan natin na ang ating temperatura ay maglaro from 25 to 34 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon bukas sa Kabisayaan at sa Mindanao, dahil sa epekto ng easterlies ay asahan natin ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa Tacloban City, at sa nalalabing bahagi ng Kabisayan at Mindanao ay asahan nating magpapatuloy itong generally fair weather bukod na nga lamang po sa mga localized thunderstorms or isolated rain showers. Sa Iloilo, asahan natin ang magiging angkot ng temperatura from 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 31 naman sa bandang Cebu, at sa Tacloban maglalaro ang ating temperatura from 26 to 31 degrees Celsius. Ang magiging agwat naman ng temperatura sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius. Davao, 25 to 32, at 24 to 32 naman sa Zamboanga. Sa kasalukuyan, sa para naman sa kalagayan ng ating karagatan ay may nakataas po tayong gale warning sa Hilaga at Kanlurang seaboards ng Northern Luzon. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat
na hindi po natin sila pinapayagang pumalaot sa mga nasabing lugar, particular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern Coast ng Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands. Inaasahan po natin na ang karagatan dyan ay maalon hanggang sa napakaalon. Kaya iba yung pag-iingat na lamang po sa ating mga kababayang mangingisda. Para naman sa ating extended 3-day weather outlook para sa Metro Manila, from Sunday hanggang Tuesday ay aasahan natin itong generally fair weather, bukod na nga lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkilat, dulot ng localized thunderstorms or isolated rain showers. At ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro from 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay magpapatuloy itong generally fair weather bukod na rin lamang sa mga localized thunderstorms. Kaya asahan natin ang temperatura ay maglalaro from 16 to 26 degrees Celsius. Sa Legazpi City naman sa Albay ay asahan natin ang fair weather over the weekend. Ngunit pagdating ng Tuesday ay asahan natin ang makulimlim at maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Kaya asahan natin na ang temperatura sa Legazpi ay maglalaro from 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, over the weekend, asahan natin ang mainit at maalinsangang panahon. Ngunit pagdating ng Tuesday ay asahan natin itong maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, dulot ng localized thunderstorms or isolated rain showers. Maglalaro ang temperatura sa Metro Cebu from 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, asahan natin ang generally fair weather mula Sunday hanggang Tuesday po iyan. At ang agwat ng temperatura ay asahan nating maglalaro from 24 to 33 degrees Celsius. Si Haring Araw ay lulubog mamayang 6:08 ng hapon at sisikat bukas ng 5:51 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon ay maaaring i-follow na lang po kami sa aming social media accounts at DOST_PAGASA at mag-subscribe sa aming YouTube channel DOST-PAGASA Weather Report. At sa karagdagang impormasyon patungkol sa ulat panahon ay i-visit na lang ang aming website sa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan lamang po ang latest sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Daniel James E. Villamil, nag-uulat. Magandang hapon po.